from the book of Exodus, chapter 3, verse 1 to 4. Sabi po dito sa Exodus chapter 3, verse 1 to 4. Ano po? Babasahin ko po sa Tagalog. Samantalang mula nang tumira si Moses sa Madyan, siya na ang nag-alaga sa kawan ng binanyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Verse 2. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na naglilyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tingnan ko ang mabuti kung bakit di nasusunog gayong naglilihab." Sa verse 4, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa naglilihab na punong kahoy, "Moses, Moses, ano po iyon?" tugon niya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa... Siguro basahin po natin sa King James Version at saka yung... Kasi sa ibang version po, iba po yung one translation. Ito, dito na lang po sa isang sakuwan ko sa... Sakuwan po sa... cellphone. Sabi po dito, Exodus 3:1-4, "Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire. The bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned." Verse 4, last verse. "And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Here am I." Sige po, purihin po ang Panginoon. Dumako po tayo sa ating pananalangin. Hallelujah. Jesus is Lord. Dakila naming Diyos, aming Amang Banal. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na kabutihan at kadakilaan po sa aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay, sa lakas, sa hininga, Panginoon, na nananampalataya po kami, O Diyos, na ito po'y nagmula po lamang sa iyo, Panginoon. Lord, karapat-dapat lamang na ikaw po'y aming purihin, sambahin, at parangalan sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, Lord God, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan, Panginoon Sus, sa aming inisip, sinalita at ginawa na dinagbigay kaluguran sa iyong harapan. Lord, pakalinisin mo po kami, patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay maging karapat dapat, O Diyos, ang aming pagsambang ito sa umagang ito, O Lord Jesus. Lord, salamat po. Anoint your words, O God, Panginoon. Make me a channel for blessings, O God. Lord, cover me with your holy blood, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ang ating magiging titulo po sa umagang ito, mga kapatid, The Great Call of God. Ano po ang dakilang pagtawag ng Diyos? Ano? Sabi nga po sa Philippians 3:14, Philippians 3:14. Babasahin ko po rin sa kwan. Hindi pala nalagay sa kwan. Philippians 3:14, sabi po sa King James Version, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Dito po sa ang Biblia, sabi po ng Philippians 3:14, "Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus." Ano po, purihin po ang Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, napakapalad po natin. Ano po? Kasi sa dinami-dami po ng tao rito sa ating, dito sa Tangos, ano po, sa Navotas, sa Pampanga, ay tunay na
napakapalag po kasi actually ilang percent lamang po ang mga Christian dito sa lugar po natin po. Kaya tunay nga po pang, mga kapatid na yung pong pagkatawag sa atin ng Diyos, it is a high calling from God. Ano po, it is a divine calling from God, a holy calling from our Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo, dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon na po kasi tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? Sabi nga, it is a great call. Ano po, si Moses, nang tawagin siya, it is a great call and a great choice from God. Actually, hindi lamang siya tinawag, mga kapatid, kundi bagkos siya po ay pinili ng Panginoon. Ano po? At tayo po, mga kapatid, pwede ba sabihin po natin sa ating mga katabi na po, tinawag ka at pinili ng Diyos. Ano po, kaluwat ka? Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po. Tayo po ay pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos sa magulo at masalimuot na mundong ito, mga kapatid. Ano po? Talagang hallelujah. Alam niyo, siguro bago tayo magkaroon yung background ni Moses, ano? Actually, si Moses ay siya po ang sumulat ng Pentateuch, ano? Yung the first five books of the Old Testament. And actually, Moses is one of my favorite character in the Old Testament, mga kapatid. Siya po ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang nakatutuwa pa rito, mga kapatid, kasi yung pong Genesis ay sinulat niya, pero hindi pa po siya sinisilang noon. He was born in the book of Exodus. Kaya talagang makatamo yung napakadakilang kapahayagan ng Panginoon Diyos dito kay Moses na pinila at tinawag ng Diyos. Biro mo, hindi ka pa sinisilang, pero yung nagalap noon sa Genesis, the book of creation, ay ipinahayag na sa iyo upang isulat itong aklat na ito upang sabi nga ay maitaas yung pangalan ng Panginoon na siyang lumikha sa buong mundong ito. He was, because God is the creator of the heavens and the earth. Hallelujah, Jesus. At yung pong Moses, mga kapatid, sabi po rito, ang ibig po sabihin ni Moses ay, I drew him out of the water. Ano ba? Pinulot ko siya mula sa tubig. Yung po yung pinangalan ng Juan. Yung pong prinsesa, yung pong anak ni Paraon. Ano po? At siya po ay isang, sabi po ng mga teolog, siya po ay isang civil engineer by profession. Kasi siya po ay isa sa mga nag-design yung pong Great Pyramid of Egypt. Ano paggawa nito? At sabi nga po yung pong kanyang buhay, mga kapatid, na 120 years old po siya nung siya'y mamatay. Ano po, the years of life of Moses are divided into 3 40s. Ano, apat na po, ano po. The first 40 years he spent as a prince in Pharaoh's court. Siya po ay isang prinsipe sa doon po sa kwan ng paraon, ano po. The second 40 years as a shepherd in Midian. Nung siya po ay tawagin ng Panginoon, dinala siya sa lugar ng Midian, siya po ay nagpastor doon, mga kapatid. At din yung pong, and the third 40 years as a prophet to lead the Israelites going to the promised land. Moses spent 40 years thinking he was somebody. Ano po, kasi talagang noon siya po ay nasa Pharaoh's court, doon po sa kaharian ng paraon, talagang secure ang buhay niya at komportable, mga kapatid. Ano po, at sa yung pong 40 years living, the next 40 years living, he was nobody. Ito po, nandoon na po siya sa desierto, no? Nagpapastol. Bilhin nyo, isang sakripisyo, mga kapatid, na talagang, alam nyo, sa pagtawag ng Panginoon, talagang may sakripisyo, mga kapatid. Bilhin mo, si Moses, siya po ay, he will be the next king of Egypt. But because of his calling from God, mga kapatid, sabi nga, pinagpalit niya yung karangayan ng Egypto sa isang pagiging pastol, mga kapatid, ano po. And 40 years discovering what God can do to a nobody. Ano po, sa paglilingkod ni Moses, din niya po naranasan yung pong himala ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang buhay. Sa ating pong topic number one, mga kapatid, we are called to holiness. Ano po, tinawag po tayo, mga kapatid, para sa kabanalan. Ano po, sabi po sa Exodus 3:5-6, ano po, Exodus 3:5-6, sabi po rito,
Sabi ron sa English po, do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And this Moses hid his face because he was afraid to look at God. Amen. Ano po sabi nga, put off your sandals. At ang sandals dito, mga kapatid, ito po yung simisimbolo. Yung mga hindrances, yung mga barriers, ano po, na tayo po ay patuloy na makadulog, ano po, sa biyaya, sa trono ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nga, tayo po, bago tayo nagsasamba, ano po, even kapag tayo po ay magbabasa ng Biblia, mga kapatid, lagi po nating kinokote yung 1 John 1:9. Ano po, sabi nga sa 1 John 1:9, ano po, God is faithful and just. He will cleanse us from all our unrighteousness and forgive us on our sins. Ano po, tayo po ay magpapalinis ng ating, alam mo kasi, totoo lang, yun po ang nagiging hindrance, yun pong kasalanan na tayo po hindi po tuloy ang pakinggan ng Panginoon. Ano po, makadulog sa biyaya ng Panginoon at dinggin yung mga panalangin po natin sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya nga tayo po, sabi nga sa 1 Peter 1:15-16, be holy, for I am holy. Ano po, tayo daw po ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal, mga kapatid. Quote pa tayo ng verse, sabi po rito sa Hebrews 12:14, mga kapatid, Hebrews 12:14, sabi nga rito sa Hebrews 12:14, make every effort, ano po, to live in peace with all men and to be holy. Yun, bilanggit na naman po yung kabanalan, mga. Without holiness, no one will see the Lord. Wow! Mga kapatid, kailangan pala, mga kapatid, talagang yung kabanalan, mga kapatid. Kung walang kabanalan, mga kapatid, hinding-hindi mo makikita ang Panginoon Diyos. Ano, kaya nga dapat, every time na tayo po ay hindi lamang mananalangin, mga kapatid, every seconds, every minutes of our life, lagi kang nagpapalinis ano, ng iyong buhay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Even yung pong ating pamumuhay, mga kapatid, ano po, sabi nga yung holiness, ano po, sabi nga, dito po pumapasok yung pagiging born again Christian natin, mga kapatid. Ano, sabi si John 3:3, mga kapatid, Katotohanan. Maliban ang isang tayo ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At sinugundahan pa ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new has come. Ibig sabihin, yung dating pagkatao mo, mga kapatid. Ano po? Sometimes yung tayo po ay yung ating karakter. Ano po, yung ating lifestyle, napakaraming dapat na sabi nga, baguhin sa atin, mga, even our thoughts, yung pag-iisip natin, kuminsan dinadapo ng ating mga kaaway na diablo yan, mga kapatid. Kaya dapat lagi kang maging aware. Ano, pagka meron ng diablo, kumukha sa'yo, in Jesus' name, kakast out mo agad. At ganyan dyan po sa ating mga karakter, yung lifestyle po natin, mga kapatid. Talagang tunay na napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Kasi ang daming mga requirements. Kaya nga tayo, laging humingi ng biyaya sa Panginoon. Lord, help me, O God. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. Natunay sa ating journey na ito, mga kapatid. Sabi nga sa, basahin ulit natin, Ephesians 1:4, hindi kinakot. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Ano po, tayo po itinawag ng Diyos, hindi sa karumihan at kahalayan, kundi sa kabanalan tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid. Sa ganyan, magiging buhay ng patotoo tayo, mga kapatid. Dumami sa witnessing, ano. Yung po, topic number one po natin, a call to holiness. Ano po, sabi nga ni Moses, nung tawagin siya ng Diyos, Moses, Moses, ang tugon ni Moses, here I am. Narito po ako, Panginoon. Ano po, eh, kung tayo po itawagin ng Panginoon na sa kabanalan, tutugon po ba tayo, mga kapatid?
sasabihin po ba natin, here I am, Lord. Narito po ako, Panginoon. Doon sa magandang balita, Biblia, ano po yun, Panginoon? Ibig sabihin, yes, Lord, opo, Panginoon. Hallelujah. Ano po, dapat maging masuno rin po tayo, mga kapatid. Ano po? Alam niyo, para tayo kalugdan ng Panginoon, dapat maging obedient children of God tayo, mga kapatid. Ano po? Tapos sa topic number 2, a call to persevere. Ano po? Ang tawag sa pagtitiis, perseverance is, sabi po ng dictionary, being persistent despite difficulties and opposition. Ano po, dahil sa journey natin ito, talagang, alam nyo, mabigat ang maging, ang buhay ng isang Kristiyano. Sabi nga ng mga pastor, malungkot pagka ikaw naging tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sabi nga ron sa perseverance, sabi sa Tagalog, mapagtiis, mapagtiyaga, matatag, nagpapatuloy, at nagsusimigasig, mga kapatid. Katulad po ng Hebrew 11:24-26, ano po? Sabi po rin sa Hebrew 11:24-26, ano to, sabi po rito, yung basahin ko, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. 25, he chose to be mistreated along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded his grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Sabi po rin sa magandang, dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa, ng anak ng paraon. Matindi ito. Kumbaga sa kwan, alam niyo, pagka inassess ng mga banto sa libutan, pambira at si Moses nito, parang nawala na sa sarili ito. Everyone mo, you'll be the next king of Egypt. E dyan nga nagkakakuha ng mga tao sa kwan, yun sa kayamanan, karangyaan, katanyagan. Pero si Moses, mga kapatid, because he was called by God, ano po, sabi nga, makatugon siya sa panawagan ng Panginoon. Talagang nagsakripisyo, mga kapatid. Sabi nga, nasa kama na, pumunta pa sa banig. He should be the next king of Egypt. Sabi nga, itinanggi. Ano, na siya po ay maging next king of Egypt. Inibig niya na makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos. Kaya kaysa magtamasa ng panandilang aliw na dulot ng kasalanan. Yun. Separated from this world, mga kapatid. Hallelujah. Tapos number 3, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. There is a reward. Ano po, mga kapatid? Birma, pagpalit mo yung material things. Power, fame. Ano po? Pagpapalit mo sa ano ba reward yan, kuya? Sabi po ng Biblia, mga kapatid, is a reward of eternal life. Our inheritance of eternal reward, yung our assurance of salvation, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. At sa buhay natin ito, mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan po natin ng perseverance, mga kapatid. Yung pagtitiis, ano po, pagtsatsaga, eh, sa hirap po ba ng buhay ito, hindi ka magtitiis at magtataga. Kaya nga iba, kuminsan nawawalan ng pag-asa sa buhay. Pero tayo po, pinili at tinawag ng Diyos. Ano po, kapag ikaw ay meron kang lakas na nagmumula sa Panginoon, eh tunay na sabi nga ay mapagtatagumpayan mo yung panawagan ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sabi nga sa Acts 14:22, sabi niya ron, magdaranas muna kayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po, John 16:33, quote tayo ng verse, in this world you have tribulation. Ano po, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, subalit lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang daming mga promises ng Panginoon. Ano po, at alam nyo, sa ating journey, mga kapatid, yung pong rejection, opposition, and persecution,
Sabi nga sa 2 Timothy 3:12, ang sino mang gustong mamuhay na mayroong kabanalan ay daranas ng pag-uusig. Ano po? Matthew 5:11-12, mapalad kayo kapag kayo pinag-uusig, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya na, kailangan tayo po, hindi na dapat magtaka mga kapatid, na tayo po ay mayroong nakaka-experience ng rejection, opposition, insults, persecutions in life. Sapagat yan po, mga kapatid, ay bahagi ng ating spiritual journey. Ito po ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. At ang tanong, mga kapatid, kapag ikaw hindi rin dumaranas ng pag-uusig, eh siguro manalang. Nangangaral siya, is a man of God, John Wesley. Parang, wala siyang sabi niya, Lord, parang... Nangangaral siya, biglang man sa kanya, bumukol ng kwan, ng kamahal, huy, purihin ng Panginoon, salamat po, Lord, kasama pala kita. Kaya sa ating journey na ito, mga kapatid, na tunay, sabi ulitin ko, huwag kang magtaka, do not be surprised kapag ikaw ay nakakaranas ng pag-usig, ng opposition, ng rejection. Ano, actually, minsan nga sa relatives mo pa eh. Minsan sa mga loved ones mo, ano po. Talagang, this is a spiritual warfare, mga kapatid. O minsan, asawa, lalo na pagka ikaw ay anak tapos yung nanay tatay mo hindi naman Kristiyano, ako po, malaking struggle to, mga kapatid. Kaya totoo lang yung matagumpay ng mga Christian family, talagang buong sambayan sila, mga kapatid. Kasi pag merong isa lang ang sa isang sambayan, meron talagang kwan dyan, struggle. Ano po, may battle dyan, mga kapatid. Kaya tayo po, lagi tayong mananalangin na tunay yung mga mahal na sa buhay, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng Joshua 24:15, ano? Yung sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ano po? Dapat ipag-pray po natin na yung pong sambahayan natin, mga kapatid, ay makasama natin sa pagsamba sa Panginoon. 24:15, tama. Kaya yung salamat po sa Panginoon, a call to perseverance. Ano po? At ang buhay naman tao, mga kapatid, tayo po sa Christian life natin, hindi araw-araw may perseverance, mga kapatid. Kapag ikaw isang tunay na anak, Panginoon, na patuloy sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos yan po. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, His righteousness, and all these things. Ibibigay ng Diyos yung lahat ng iyong pangailangan. Hallelujah. A call to persevere. Ano po? Kung minsan yun ang nagiging problema po, kung minsan, siyempre sa Lord, baka naman po pwede, hindi wala ng perseverance muna. Puro blessings muna, ano po. Kasi yun ang nature ng tao, gusto. Puro blessings, comfort, security. Pero hindi po pwede, kapatid. Ano po, sabi nga ng Pedro, ang pananampalataya natin, mga kapatid, tulad ng ginto. Pararahanin po tayo sa apoy. At doon po, matetest kung ikaw ay tunay. Ano po, kung ikaw ay genuine Christian o so-called Christian lang, mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon po. Let us pray na tayo po ay patuloy na samahan ng Diyos sa ating journey na ito, mga kapatid. Kasi totoo lang, pag yung pong tunay na pagsama ng Panginoon ay hindi po natin naranasan. Yung pong power of the Holy Spirit, mga kapatid.
Hindi tayo makakatapos sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. A call to persevere. Hallelujah, Jesus. At meron po akong babasahin sa 1 Corinthians. Ano? Sabi sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 10:13. Babasa tayo ng kwan. Basa tayo ng verse ano? 1 Corinthians 10:13. Sabi po rin sa 1 Corinthians 10:13. Yun, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo yun. Yun sinasabi ko ang pagsama ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo, tapat ang Diyos pagkabiligan tayo ng pagsubok, yung makakaya po natin, mga kapatid. Kaya nga, yun, pagka yung wisdom na nagmumula po sa Panginoon, ano po, yung pong strength na nagmumula sa Panginoon, magiging victorious Christian po tayo. Even in the midst of perseverance, ano po. Ano po, lalong-lalong ulitin ko ulit, lalong-lalong na po ngayon, mga kapatid. Talagang matindi ang dinaranas ng buong mundo. Hindi lamang Pilipinas, mga kapatid. We are in a great economic crisis today, mga kapatid. Yung mga basic goods and services nagtataasan, mga kapatid. High inflation rate. Talagang ito po ay naranasan ngayon sa buong mundo. Yun nga sinasabi ni Pastor Paul, economic recession. Even mga developed countries dumaranas ng economic recession, mga kapatid. Kaya nga tayo, let us pray more and more for the Lord. Na tayo po ay bigyan ng wisdom sa buhay na ito. Napakalaga ng wisdom, mga kapatid. Kung paano ka didiskarte sa buhay na ito, sa hirap ng buhay, sa taas ng mga presyo ng mga bilihin, mga kapatid. Tayo po ay humingi ng wisdom na nagmula po sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Number 2 po yan, a call to perseverance. Tapos yung number 3, a call to witness. Ano po? Dito po sa ang tawag sa pagpapatotoo. Sabi po sa Exodus chapter 5, verse 1 to 3. Exodus chapter 5, verse 1 to 3. Basahin ko na. Afterwards, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the desert, in the wilderness." Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go." Then they said, "The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with sword." Ano po, alam niyo si Moses, siya po ay nagpatotoo sa harap ng paraon. Ano po, na tunay na sabi nga sila po ni Aaron ay tinawag ng Diyos. Ano po, the God of the Hebrews, na sila po ay pangunahan nila yung bayang Israel. Na sila po ay makapunta sa holy mountain, sa bundok Mount Horeb, to worship the Lord. Ano po. Pero dito po, mga kapatid, talagang dito po nakita na nireject ng paraon. Ayaw ng paraon na yung mga Israelita ay sumamba sa Panginoon Diyos, ano, sa bundok ng Horeb. Ano, talagang sa buhay natin ito, mga kapatid, na tayo po ay tinawag din ng Diyos, na tayo po ay maging buhay ng patotoo, mga kapatid. Sabi nga, witnessing is bringing and giving back glory and honor to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano po, dapat tayo po ay maging buhay na patotoo. Kung di man perfect, talagang totoo yun. Wala naman perfecto po sa atin. Subalit, siguro meron po tayong mga ibang ilang bagay na pwede mo natin i-witness o testify.
sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Sabi po sa Acts chapter 1, verse 1, Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you shall be my witness unto Jerusalem, unto Judea, unto Samaria, and to the outermost part of the earth." Ano po? Sabi nga, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Santong Espiritu ay bumaba sa inyo. At kayo maging saksi ko, maging patotoo ko sa Jerusalem. Yung pong Jerusalem, mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. Sa Judea, sa ating kapitbahay, sa Samaria, and to outermost part. At sa ibang bayan ng mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, yung pong pagpapatotoo, to witness, ay ito po ay isang, sabi nga, isang pribileo na nagmula sa Panginoon po. Natunay na tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging living witness in this dying, corrupt, polluted world, mga kapatid. Ano po? Natunay sa ating, kuminsan nga, ano po, yung pong tayo po ay nagwi-witness dito sa church. Dito, kapag kayong Bible study, every Friday. Eh, ang tanong, when was the last time, mga kapatid, na tayo po ay nagpatotoo outside the church, mga kapatid? Kasi kung minsan, yun ang naging nature natin, pagkayang sa ibang tao, na lalo na yung mga relatives nating mayayaman, ano po, yung ibang mga tao talagang totoo yun. Meron kang, sabi nga, meron kang, minsan parang na ano kayo, natatako, nadi-discourage tayo na mag-witness. Pero dapat hindi po ganun, mga kapatid. Hingi tayo ng lakas ng loob mula sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay magpatotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ano po? Kasi iba sa pagpapatotoo, mga kapatid, alam niyo, iba nagpatotoo lang pero na-convert yung isang pinatotohanan niya. Nagbigay siya ng witness, mga kapatid. Iba, sabi nga, hindi naman tayo makakapag-preach. Ano po, hindi tayo maalam sa mga salita ng Diyos. Eh, magpatotoo po tayo, mga kapatid. Ano po, ano ba ipapatotoo po natin patungkol sa Panginoon, mga kapatid? Ang Diyos ay Diyos na nagliligtas. Ano po, ang Diyos ay Diyos na nagpapala. Ted, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ano po? Eh, katotohanan lang, mga kapatid. Hindi lamang tayo mahal ng Panginoon. Kundi nasa sanlibutan, mahal din lahat ng Panginoon yan. Ano po? Alam mo, Ted, mahal ka ng Panginoon. Meron ba magandang plano sa iyo si Lord? Ano po? Alam mo, Ted, ang Diyos nagpapagaling ng may mga sakit, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapala, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid. Ang dami, po natin pwedeng ipatotoo patungkol sa Panginoon. Ako nga, minsan na po, yung testimony ko minsan, yung nandun ako sa, doon ako sa hospital, sa Philippine Heart Center, talagang minsan mayroong conviction ng Panginoon. Pagka may nakatabirong kwentuhan, pagka ikaw nakikipagkwentuhan ka sa akin, pupunto sana kita. This is the opportunity na ako yung makapag-witness sa iyo. Sabi ko nga, sabi ko, kaya baka kung merong Christian church sa inyo, attend ka. Kasi iba yung nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ano po? At napakabuti ng Panginoon. Sa katulad niya, yun niya, mga anak niya, mga professional din. Kasi kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga sa Biblia, ang salita ng Diyos, ano po? You have the words of eternal life. Ito yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Kuminsan, totoo po yun na talagang kuminsan yung conviction ng Lord, conviction of the Holy Spirit na tayo po ay mag-witness patungkol sa goodness, faithfulness ng Panginoon sa ating mga buhay. Doon sa Kwan, sa series, may nakatabir na ko ron. Kasi habang naghihintay ng tawag ng pasyente, kwento-kwento, tapos yun, nakapag-witness din po ako ron na sa series. Talagang kuminsan nga, parang kasi ang daming tao rin, parang gusto nga mag-preach, ano po. Talagang minsan mayroong ganong conviction sa iyo ang Panginoon. At tunay sa ating buhay na ito, mga kapatid, alam nyo, napaparangalan ang Panginoon kapag tayo nagpapatotoo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus.
Doon niya sa Cavite, noong kami pumunta ron, siguro naikwento ko na rin to, yung sa patay ng aking pinsan. Kasama ko sila Pastor John, sila Ate Mirna, boy pa nun si Pastor Efren, mga kapatid. Talagang, kasi si Pastor John parang, Pastor, tinatawag siya Pastor eh. Tapos inintroan na agad kami ng pinsan ko. Sabi niya, walang pastor-pastor dito sa amin, sabi niya ganun. Eh, sana nga, magkukuhan kami. Ano, magte-testimony kami, pero inano agad eh. Ano po, inano agad kami yung inintroan, oh, walang born again dito. Born again is not welcome here, sabi ka ganun. Kaya yun, minto na kami ng fun. No? Kaya yun, salamat, pero kung minsan naman mga kapatid, meron mga opportunity, ano po. Sabi nga, kung pag may opportunity, ano, ikaw natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi sayang, yung mga napapakinggan nating Word of God, mga kapatid. Tapos hindi natin si-share sa iba, eh. Eh, samantalang yung salita ng Diyos, sabi nga, napakahalaga po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa Matthew 4:4, di ba, man does not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay na buboy ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po? Kaya yun, salamat po sa Panginoon at tunay. Alam niyo dito yung Samaritan woman, ano po? Dito po sa John chapter 4, 39, verse 42. Siguro basa ulit tayo ng mga verse, ano po? May oras pa naman. John chapter 4, verse 39. Yun, verse 39 to 42. Yung pong testimony ng Samaritan woman. Sabi po dito sa verse 13, maraming Samaritano sa bayang Yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng kanyang ginawa, na ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil naman siya roon at nanatili siya roon ng dalawang araw. Verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Jesus Christ is the Savior of this world. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Papatotoo natin na ang Diyos na ating nakilala ay Diyos na nagliligtas. Ano po? Siya po ang pinagmumula niya, is the source of life. Ano po? Sa Kanya nagmumula ang buhay. Hallelujah, Jesus. Siya po, dito po sa Kanya nagmumula, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon. A call to witness. Yung pong huli po nating topic, a call to serve. Wow, ang tawag sa paglilingkod. Ano po, sabi nga ulit-ulit natin yung nung encounter ni Moses, nang tawagin siya ng Panginoon sa burning bush. Ano po, and God said, Moses, Moses. Tawag, ano po? Ang tugon naman, Moses said, here I am, Lord. Nandun po yung availability ni Moses. Ano po? Kaya tayo po, bilang naging born again Christian, tinawag ng Diyos. Ano po, tayo po ba pag tinawag ng Diyos sa paglilingkod? Mag-yes po ba tayo, mga kapatid? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Basa ulit tayo ng tala, Exodus 3:17. Exodus 3:17, sabi po rito, ayun, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Verse 8, kaya bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Egypto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at Hebuseo.
Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayan to lead my people out of the bondage of Egypt. Sabi kay Moses ng ating Panginoon Diyos, pangunahan mo ang aking bayan na ilabas mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo at dalhin sila sa lupaing to a land flowing with milk and honey. Ano po? To the promised land, mga kapatid. Yung pong lupang pinangako ng ating Panginoon sa bayang Israel. Ano po? A call to serve, mga kapatid. Yun yan sinasabi ko kanina, mga kapatid. Serving the Lord will experience or will receive the miracles. Ano yung breakthroughs mula sa Panginoon. Kasi alam nyo, makita mo sa paglilingkod ni Moses, ano po, in the wilderness, mga kapatid, nakita mo yung himala ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Sa kanilang journey na po, nakita mo sa kanilang paglalakbay dahil doon po sa desierto, mainit. Ano po, sila po ay ginagabayan ng pillar of clouds during daytime, mga kapatid. Himala ng Diyos, mga kapatid. Pillar of fire during nighttime, sapagkat during nighttime, mga kapatid, doon po sa bayang Israel, malamig puro, malapit po ito sa Europa, mga kapatid. Ano po, yung himala ng Diyos. Ano po, manna from heaven, wala silang makakain kasi sa wilderness po, totoo lang. It is a barren land, mga kapatid. Walang pagkain, walang tubig, pero makita mo ang Panginoon Diyos. Ano po, siya po ay nagpapaulan ng manna at pugo coming from heaven. Yun po ang pinapakain na sa mga bayang Israel, bayang Israelita. Himala na naman ng Diyos, mga kapatid. Tapos yung pong tubig, walang tubig, gagawin po nila, sabi ng Panginoon, oh Moses, katukin mo yung bato. Tapos umaagos na po yung tubig para sa pangailangan nilang tubig. Ano po? Himala na naman ng Diyos, mga kapatid. Tapos nung dumating sa point na sila po ay hinabol ng mga kawal ng paraon, nasa dead end na po sila, doon po sa Red Sea, mga kapatid. Ay dumating po yung point na talagang no way na sila po ay walang pupuntahan, mga kapatid. Wala naman silang sasakyang bangka o sasakyang aeroplano during that time. Ano po ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid? The parting of the Red Sea, mga kapatid. Biruin mo yung Red Sea, dagat na pula ay kanyang hinati. Ano po, at doon po sa daan na yun, naging tuyo yung lupa, dumaan po yung mga Israelita ron at sila po ay nakatawid sa Red Sea. At nakaligtas po sila sa paghabol ng mga sundalo ng paraon, mga kapatid. Kaya alam nyo sa buhay natin ito, mga kapatid, na tunay na sa ating pagkatawag po ng Panginoon ay meron pong pagkatawag sa ating Panginoon ng ating Panginoon na tayo po ay maglingkod sa ubasan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, every Christian is a missionary. Ano po, wala pong Kristiyano na sabi nga ay wala pong gifts na tayo po ay makapag-serve sa ubasan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi nga, this world is our mission field. Yung mga missionary, kaya yung iba, mga kapatid, nakita mo, nagme-mission pa sa lalayo, sa ibang bansa, sa ibang probinsya. Ano po, para ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Para ipahayag yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. At ipahayag yung pong Diyos na ating nakilala ay Diyos ng mga himala, mga kapatid. Diyos na nagbibigay, He is our Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob. Our Jehovah Shalom, ang Diyos ng kapayapaan. Hallelujah, Jesus. And we are called to serve, to expand the kingdom of God, mga kapatid. Talagang, yun man ang purpose ng Panginoon, marami ang maligtas. Ano po, ulitin ko ulit, unang-una sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sambahayan, mga kapatid. Na time will come na kung tayo po ay dumating yung second coming ng Panginoon, ay makasama natin ang ating mga mahal sa buhay
Ano po, doon po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sabi po sa Matthew 9:36-38, ano po? Basa ulit tayo ng verse. A call to serve. Matthew chapter 9, verse 36-38, sabi dito, Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi na sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ano po, sabi nga sa English, the harvest is plenteous, but the workers are few, mga kapatid. Maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya sabi ng Panginoon, therefore, pray for the Lord of harvest, ano po, to send out laborers into his harvest field. Panalangin sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa. Ano po? At tayo po mga kapatid, ulit-ulit tayo po ay tinawag ng Diyos upang tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Ano po? Sabi sa 1 Ephesians 4:11-12. Ano po? 1 Ephesians 4:11-12. Sabi po rito, yun. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for the works of service so that the body of Christ may be built up. Ano po, tayo po itinawag, inihanda ng Diyos sa paglilingkod, mga kapatid, upang ipaunlarin ang iglesia ng Panginoon. Ano po, huwag tayong masatisfied na, alam nyo, yung pong paglilingkod, mga kapatid, hindi lang naman sa pagpipreach ng Word of God. Ano po, yung iba, katulad ng iba, nag-aasheret. Kami nga, ano, ulitin ko lang, sila Pastor Neri, sila Pastor Epin, nung nabubuhay pa ngayon, sila Pastor Dala, talagang nag-umpisa po kami, taghahakot ng bangko, mga kapatid. Ano po, hanggang sa dumating ang panahon na kami po ay turuan ng Panginoon, makapag-exhort ng Word of God. At yun po, yung mga kapatid natin, yung talagang, yan, nakasama po natin, marami rito sila, Pastor Nelly, Pastor April. Sila po ay umuwi na sa Panginoon, Pastor Dado, at sila po ay nandun sa piling ng Panginoon, doon po sa buhay na walang hanggan. Natunay sa kanilang buhay, ano po, at sa buhay ng mga tao ng Diyos, tayo po ay mahamon, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Ano po? Sapagkat sa buhay na ito, mga kapatid, wala lang ibang pinakamabuting bagay sa buhay natin na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Ano po? Okay yung material things. Pero that is only secondary, mga kapatid. E ang hamon, mga kapatid, sa bawat tanong sa... Tanungin mo nga yung kapatakatabi mo, mga kapatid, left and right. Naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Ano po? Sana po ito po ay maging hamon sa bawat sa po sa atin, mga kapatid. Kasi nawa, huwag tayong datna ng Panginoon na tayo po ay hindi nagseserve sa Panginoon. Maraming ministry sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kahit tagapunas. Kami nga noon, ako noon dito, naglilinis ako ng, yan yung flooring na, linis yan, bangko. Tapos, kuha Bible study sa Tangos, mga kapatid. Mag-isa lang ako, nagba-Bible study kasi kung minsan yung mga kasama ko hindi naman available. Eh, paano hihinto ba natin yung Bible study? Tuloy, mga kapatid. At sa biyaya po ng Panginoon, yung po sa Tangos, ano po? Sabi nga ng Pastor Francis, stewardship, kahit isang kaluluwa lang madala mo sa Panginoon, pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon kahit sa lang. Ibig sabihin, mayroong bunga. Mas mabuti kaysa wala. Ano, at sa biyaya po ng Panginoon, yung punta tangos, hindi lang isang kaluluwa. Ang sabi nga ay nawin
para sa gawain ng Panginoon. At sana nga, alam nyo, kahit, ako nga kumisan, niisip ko kahit isa lang, Lord. Pero isang convert na yun, magbibigay ng buhay sa Panginoon. Eh kung marami nga kumisan, wala namang ministry. Eh, ibig sabihin, kahit isa, pagkayan, ginamit ng Panginoon mightily, magkakaroon ng domino effect, marami pong masasave ng kakaluluwa. Eh kung nasave mo mga 10, pero hindi naman nagsiserve, eh mananatili lang 10 yan doon sa parable of stewardship, mga kapatid. Ano po, sana po tayo po ay ma-challenge, mga kapatid. Before it's too late. Ano, kung minsan, baka mamaya, hindi natin, Lord, ano katulad nga sa Ecclesiastes 12, remember your creators in the days of your youth. Hanggat meron pa tayong lakas, mga kapatid. At saka, sir, ang paglilingkod, hindi naman eh, isang oras lang, 1 hour, 2 hours, tapos na, nakapag-serve ka na sa Panginoon, Bible study. Kaya kasama ko, Sister Neri, si Ate Baby. Ano, naalala ko tuloy sa Ate Rebecca, ano, Ate Bebe. Tindi no, si Ate, Bebe, si Ate Rebecca. Kahit nanginginig, kumisa niya, naunahan pa tayong pumunta sa church eh. Ripner, maglakad yung tao. Kami tatlo lang, si Ate Bebe, ako, tsaka si Ate Rebecca. Kuminsan, tatlo kami ng Bible study. Nag-iiyakan kami tatlo. Why? Because we feel the presence of God, yung Holy Spirit, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, ako yun nga ang testimony ko, yung prayer ko sa Panginoon. Lord, sana po yung mga anak ko, Panginoon, wag mo lamang silang pagpalain. Kundi bagkos, Panginoon, tawagin mo sila sa iyong ministry. Gawin mo silang mga pastor, Panginoon, manggagawa sa iyong ubasan. Hallelujah. Uulitin ko ulit, maganda ang material things. Pero hindi po yan dapat naging top priority natin sa buhay, mga kapatid. Sapagat ang material things, maglalaho, mawawala, lumuluma, nananakaw, kinakalawang. Pero yung pinaglingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, it will stay. Sabi nga, ito po ay masusulat doon sa kalangitan, mga kapatid. Ano sabi ron sa Matthew 25? Well done. Wow. Meron mo pagkamarapan sa Panginoon. Hindi naman tatalungan ng Panginoon, kabatid, ano ba educational background mo? No, ikaw nasa lupa. Hindi tanong ng Panginoon, ganun. Ikaw ba, nakasakay ka ba sa barko? Nakapag-abroad ka ba? Hindi ganun tatalungan sa Panginoon. Ikaw ba, nagkaroon ng business? No, ikaw nabubuhay pa sa lupa? Hindi ka tatalungan ng ganun, mga kapatid. Meron ka bang kotse? Nasa sabi, hindi yun ang tanong. Ang tanong, nakapaglingkod ka ba? Nakapagdala ka ba ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon? Ikaw ba ay nakapagpapatotoo sa aking pangalan? Well done, good and faithful servant. Mabuti at tapat na alipin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. You have been faithful in a few things. I will in charge you in many things. At sa uli, sabi niya, come and share your master's happiness. Makihati ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hallelujah. Birman, nagagalak ang Panginoon. Totoo yun, mga kapatid. Alam mo kung gusto mong mapangiti ang Panginoon sa buhay mo, mag-serve ka sa Panginoon. Hallelujah. Maging ikaw, manggagawa ka sa ubasan ng Panginoon. Sabi nga, while there is time, mga kapatid, mahamon tayo. Sabi nga, tama si Moses nga, ulitin ko ulit sa teksto natin. The next king of Egypt, mga kapatid. Kasi pag inassist ng mundo ito, si Moses ito may sira sa ulit eh. Biro mo, next king of Egypt ka, yaman, secure, komportable ang buhay mo, mga kapatid. Pero dahil sa tawag ng Panginoon, mga kapatid, pinagpalit niyo material things to spiritual things, mga kapatid. Tumugon siya sa panawagan ng Panginoon. Moses, Moses! Ang tugon ni Moses, here I am, Lord! Hallelujah! Narito ako, Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, walang kalugihan. Ano po, sabi sa 1 Corinthians 15:58, familiar verse. Maging matatag
Ayun, si Pastor Nery, favorite verse niya to. Kumakanta pa maging, may awit na ganun. Huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong, inyong paglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Always abounding in the works of the Lord, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang Panginoon pa naman is a God of justice. Sabi nga ng Galacia, di po ba? What you sow is what you will reap. Kung nagtalim ka ng paglilingkod sa Panginoon, mag-aani ka ng... Ano ba aani natin, mga kapatid? Aani ka ng pagpapala. Ako nga, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Lord. Yung mga kabat ko, Pastor Nery, Pastor Evan, umuyan sa Panginoon. Sabi nga, Panginoon, thank you. Sapagkat yung buhay ko na nadudugtungan pa, na-extend pa, even if na marami ng maintenance medicine. Ngayon nga nga, tumayo ako, dami ko naramdaman. Palitakbo ko ron sa CR. Inom gamot. Inom na ganito. Ginigilaw ako, nag-doble ako ng t-shirt, mga kapatid, ginigilaw ako. Kaya ako, sabi ko, Panginoon, salamat. Talagang, at alam nyo, mga kapatid, 70 years old na ako, puro yun ang Panginoon. 70. May mga darating na days nito, mga bonus na po ito. Pero salamat sa Panginoon. Kaya nga si Pastor Paul, sabi ko, pagka mayroong Bible study, kung minsan pag na po Bible study, sige, Bible study pa. Kaya pa eh. Bagamat kuminsan talagang kalusug ako, minsan may naramdaman, okay, minsan di, gano'n. Pero puro yun ang Panginoon, extend ang buhay, ano po. Ano po, ipakinabang sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At alam nyo, yun nga yung breakthrough. Totoo yun, pagkaya ko nagsiserve ko sa Panginoon, may breakthrough mga kapatid. Himala ng Diyos, pagpapala ng Diyos, pagpapagaling ng mga karamdaman ng Panginoon, yung sambayan mo, makakita mo yung... Ako nga, sabi ko, Lord, salamat. Kahit ako hindi naging successful sa career. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat yung mga anak ko, ano, hindi naman sa pagmamapuri. At alam nyo, mga kapatid, tayo pag nagpapatotoo, eh magpapagpupuri natin, Panginoon. Sabi nga, those who want to boast, boast in the Lord. Ang sino mong gustong magmalaki, pagmamalaki mo ang Panginoon. Amen. Hindi yung galing mo, hindi yung diskarte mo, hindi yung talino mo, hindi yung educational attainment mo, kundi bagkos, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Purihin po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi nga si Exodus chapter 23, verse 25-26, if you will serve me, ito, pangako na lang ng Panginoon, no, so during that time, if you will serve me, ano, I will bless your food and your water. Pagpapalain ko ang inyong tubig at yung matinapay, I will take away sicknesses among you. Aalisin ko yung mga kasakitan sa inyo. Ano po, and there will be no barren woman. Wala pong magiging baog. Ano po, sa bawat babaeng Israelita, ano yung pangako ng Panginoon? Biro mo, if you will serve the Lord, I will bless your food and your water. I will bless your career. I will bless your business. I will bless your health. I will bless your studies. I will bless your source of income. I will bless your family. Lahat. Eh, lahat ng blessing, mga kapatid, bibigay sa'yo ng Panginoon. Eh. Ano pa ba ang blessing? Ang gusto natin, mga kapatid, ang sekreto, walang mag-serve ka. Ano po, taga-ayos ka lang, taga-wales. Oh. Tapos, pagka may papalo po, sabakate, papalo up tayo. Bible study, yun yung sa Pampanga, nabibless ako eh. Sugod bahay, dami. Meron yata silang 10, Bible study lang. Ayan, kamili natin eh, 3. Pero noon, ako talagang solo flight, mga kapatid. Solo flight. Bible study. Pagka umuwi ako, talagang psycho, Lord, talagang galak na galak yung puso ko eh. At salamat po sa Panginoon, hindi naman nawala ng kabuluhan. Yun yung isang na-convert ko, nagpa-pastor na eh. Bagamat din natin siya kasama, pastor ngayon yun. Pero matindi rin, pastor, na-convert mo.
At ang maganda noon, mga kapatid, pag nagpastor yun, hindi lamang yung na-convert mo, nagkakaroon ng domino effect, mga kapatid. Nagdadalo pa siya ng mga kaluluwa. Hallelujah. Kaya yun, mga kapatid, siguro sa buhay na ito, mga kapatid, kung paano si Moses ay tinawag ng Diyos doon po sa burning bush. Ano po? Sabi nga sa burning bush, sabi ng Panginoon, Moses, Moses. Ano sagot ni Moses? Here I am, Lord. Narito po ako, Panginoon. Tayo ba, mga kapatid, sa panawagan ng Panginoon, masasabi? Pwede po ba sabihin sa Panginoon, Here I am, Lord. Narito po ako, Panginoon. Ibig sabihin, nandoon yung availability mo. Yung panawagan ng Diyos sa buhay mo, sabi nga ay merong pagtugon. Ano, a great response from a gate call, mga kapatid. Ayan, salamat po sa Panginoon. Nawa po. Sa ating pinag-aralan ay nahamon tayo sa panawagan ng Panginoon, mga kapatid. A call to serve.